ilan sa mga paborito nating pagkain ngayon, imbento ng ating mga ninuno, dala ng pangangailangan o kaya impluwensya ng mga banyaga. Dekadekada o daang taon na ang tanda, pero masarap pa rin hanggang ngayon. Sa pagdiriwang natin ngayon ng ika-118th na araw ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila, ang ating battle cry, Sugod mga kapatid! Pero ang ating sasalakayin, mga hapagkainan ng ating mga bayani. Ang tinaguriang ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio, ayon sa kasaysayan ng kaluto ng bayan, ang isa raw sa kanyang paboritong pagkain, lechong manok sa saha. Ang buong manok bago ilechon, binalot muna ng saha o yung trunk ng puno ng saging. Isa sa paborito ay yung nilechong manok sa saha. Ang manok nun, usually mga manok Tagalog, ika. Nagkakalat lang yan sa bakuran. Ang mga sangkap nito, bunga at bulaklak ng sampalok, luya. Durog na paminta at isang buong manok. Imamasahe muna ang luya at paminta sa manok. Sunod na ipinalaman sa tiyan ng manok ang bunga at bulaklak ng sampalok. At saka itutusok ang kahoy at babalutan ng saha ng saging. Sabay, lilitsunin. Kaya raw binabalutan ng saha ng saging ang mga manok para hindi maging mausok ang paglilitsyon dito. Sa ganitong paraan, hindi raw sila makikita o matutunton ng mga tumutugis sa kanilang kastila. Pagbabalot doon, para hindi rin siya makita ng ibang hayop. Para naman sa sarsa nito, tinagtad ng pinong-pino ang atay. At saka iginisa sa bawang, sibuyas, at hinaluan ng paminta, suka, at asukal. Ipagkaasim at saka matamis ng konti. Sa bawat laban na pinagwawagian daw ni Andres Bonifacio at ng mga katipunero noon, ito ang madalas nilang pagsaluhan. Sa sarap daw kasi ng lechong manok sa saha, lasang-lasa mo ang tagumpay. Ang binansagang dakilang propagandista naman na si Marcelo H. Del Pilar, nagmula sa pamilya na nagmamay-ari ng maraming sakahan at palaisdaan sa Bulacan. At ang ilan sa mga huling isda sa kanilang palaisdaan, ginagawa raw nilang pinalundag na bulig o dalag. Kaya raw ito tinawag na pinalundag na bulig dahil lumulundag-lundag pa raw sa palayok ang dalag kapag ito'y lulutuin na. Kailangan daw kasing buhay ang isda na lulutuin para siguradong sariwa. Tinawag siyang pinalundag na bulig kasi lulutuin mo ng buhay yung bulig. So ang tendency niya is tumalon o lumundag dun sa loob ng paglulutuan mo. Inilagay sa palayok ang buhay na dalag, hinaluan ng asin, suka at dinikdik na bawang. At saka ito hihintayin kumulo. Pagkaluto, i-deep fry. Kahit sa ganyang paraan, na re-reminis pa din natin yung mga alaala ng mga bayani natin. Form ng Thanksgiving ng mga natulungan ay kung ano yung mga huli nila. Kung ano yung mga harvest nila sa bakura nila. So for example, ako mahirap ako, tinulungan ako ni Marcelo Del Pilar. Nakahuli ako ng mga magagandang bulig. So gagawin ko, dadaling ko yun sa kanya as my Thanksgiving, ibibigay ko yun sa kanya. O kaya usually, sinasabit lang. Sinasabit sa mga bakura nila. Kalayaano kamatayan! Noong panahon naman ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano, nagkaroon ng isang sagupaan sa Hilagang Luzon sa pagitan ng tinatayang 60 mga sundalong Pilipino sa pamumuno ni General Gregorio Del Pilar laban sa tinatayang 300 mga Amerikano. Kinailangan daw ito para makatakas si President Emilio Aguinaldo at ang kanyang hukbo. Ito ang kilala nating Battle of Tirad Pass. Ngunit sa tunggaliang yon, napatay si Gregorio Del Pilar at ang ilan sa kanilang mga sundalo. Bilang pag-alala sa kanilang mga kasamahan, nananghalian daw ang mga opisyal at mga sundalong Pilipino eksaktong alas 12. At ang isa raw sa mga inihain noon
ang dumalagang manok o native na manok na nilamanan ng strawberry. Nung dumating ang Amerikano, inintroduce naman nila ang strawberry. Sabi ng iba, nilagyan naman ang strawberry nung panahon ng Amerikano. But before that, several fruits, no? Ginagawa kasi natin noon na meron tayong bignay, meron tayong manggang hilaw, merong kamyas. Nagisa ng bawang at sibuyas at saka isinangkot siya ang pinalambot na manok. Sunod na inilagay ang katas ng presa o strawberry. Ano ko na rin po yung mga gulay natin para saglat na lang po siya. Malambot yung chicken na may lasang sweet and medyo sour na konti. Noon pa man, bahagi na ang paghahanda ng mga espesyal na putahe ang mga mahahalagang pagtitipon. Isa sa mga inihain noon, ang lengua legislativa, dahil ang mga nagtitipon-tipon sa malolos noon, mga tagagawa ng batas. Legislation, legislativa, para sa mga ano yan, congressmen o lawmakers. Gagawa tayo ng lengua legislativa. Kailangan natin ng isang lengua, pinalambot na, hihiwain na natin siya, tapos mag-uumpisa tayo ng pagsasangkutsa. Ilalagay na natin ang ating hiniwang lengua. Sibuyas, kamatis, laurel, at paminta. Sasama ko na rin ang salchichas or pork sausage. Black and green olives. Para lalong sumarap, lalagyan natin ng pate. Sasabawan na natin siya. Lalagyan natin ng cooking wine, ng sherry, jerez, at sasabawan na natin siya. Yung sabaw na pinanggalingan nung ating lengua ang nilagay ko. Itong ating arena ay tostado na. Lalagyan ko ngayon ng butter. Ito ang ating gagamiting pampalapot. So, ilalagay natin itong roux. At maghihintay tayo. Lasang-lasa mo yung lengua. Malambot. So, parang di siya mahirap kainin. Halos melts in your mouth yung dating. Kapag may piging naman daw ang mga ilustrado o yung mga Pilipinong nakapag-aral sa Europa at naghangad ng reforma mula sa mga Kastila, isa raw sa mga hindi mawawalang ihain ang impluensya raw sa atin ng mga Espanyol, ang pescado al gratin. Pati raw pambansang bayani natin mismo na si Dr. Jose Rizal, ang pinakatanyag na ilustrado noon, di umano, nakatikim nito. Iginisa ang bawang, sibuyas at red pepper. Inilagay ang tomato sauce, ilang pampalasa at keso. At saka ibinuhos ang mga ito sa isda. Okay yung lasa niya, masarap. Tapos, yun nga, medyo may spice siya. Pati sa mga pagkain, mas makikilala natin ang ating mga bayani sa lasa at timpla ng kanilang mga paboritong putahe. Pinapaalala rin sa atin ang kanilang mga ipinaglaban at pinanindigan.